What's up mga ka-OC? Nako! Medyo na-delay tayo sa ating engine rebuild dahil sa COVID at ECQ, naipit sa cargo yung ating block from Thailand. So, hindi ko masimulan yung episode 5. Pero bago yun lahat, maraming salamat sa inyong suporta at pag-subscribe. Umabot na tayo sa 3,000 subscriber. At dahil dyan, magpapag-giveaway ako ng K2 Speed Torque Drive. Merong nakalagay na OC Rider. Yan. So, dalawa nito ang mananalo. Tsaka S-Oil 7, magpapag-giveaway ako. So, yung mechanics kung paano mapanalunan to sa raffle natin, ay tapusin nyo. Nasa end ng video na to. Okay, so pag-uusapan natin ngayon yung water system na gagawin ko kay OC yan. So ito mga ka-OC, ang ating water system upgrade. Kaya makikita nyo yan, ayan. I-sign ko yan, i-discuss sa inyo. So hanggat wala pa yung block natin, magkakaroon ako ng bibig knowledge. Tsaka na natin i-actual kapag ka dumating na yung block. Kasi di ko ito maisi-set up hanggat wala yung ating episode 5. So ito muna ay overview ng ating water system. Okay, so sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating page, ito ang ating FB page. Mag-like kayo dyan para makita nyo yung ibang updates kung ano yung mga possible na mangyari sa ating AROX, sa mga happenings kapag ka hindi ako nag-upload. Nandito yung mga simple updates para sa ating AROX. Okay, so simulan natin. Unang-una, ito yung nakalagay sa atin sa stock na AROX, yung ating thermostat. Kung mapapansin nyo, dito ganyan yung pwesto niya. Tapos itong part na to papunta sa radiator, then bababa, tapos pupunta dito yung radiator. Tapos ito papunta naman sa makina ulit, pabalik. Yun. So sa una, kapag ka hindi ito mainit mga ka-OC, nakababa yung thermostat. So ngayon, pag nakababa ito, wala itong gana. Nakasarado to. So ang open lang itong dalawa. So since na barado to, hindi pupunta dito yung coolant. Ang flow ng coolant ay papunta sa dito. Ito yung nag-state ng flow. Nandito yung propeller. Okay? And then umiikot lang ito mga ka-OC pag ganito. Ayan, hanggang dito babalik na. Ayan, ganyan. Umiikot siya ganyan. Ngayon, pagka mainit na yung coolant, unti-unti tumataas itong thermostat. At pagka tumaas ngayon, dito na magsisimula yung flow ng coolant papunta sa radiator. Tapos dito, ayan. Tapos ngayon, pupunta na sa makina. Ganun ang nangyayari ngayon kapag ka mainit na to. Pag nakuha niya yung certain degree ng coolant na mainit na, tataas ngayon yung thermostat. So ayan, babataas yan. Over time, pwede itong masira. At kapag ka nasira ito, at pag hindi na tumaas yung thermostat nito, dito na lang siya mag-flow. So ang cause noon, overheat kasi, hindi na napapalamig kasi nga hindi na dumadaan sa radiator dahil sira na to. So ano ang possible na solution sa ganito? Siyempre, ang tendency pag sira ito, bumili ulit nito. Bumili ulit ng thermostat. So ganun din, masisira lang ulit. So bibili ka ulit nito. So para hindi ka na magkaroon ng problema, dito ngayon papasok yung bypass. Okay? Ano naman ang trabaho nito? Ilalagay mo to ngayon sa AROX, kagaya nito, paksal pak. Ayan, no, meron ding water seal. Tapos ngayon, yung hose na to, papunta na mismo agad sa radiator. Pagka pumunta na sa radiator yan, di yung radiator, diretso na mismo dito. Di na ngayon masisira. Wala ka na ngayon problemang ganito. Pero ito ay possibly sa stock, pero kung buo pa naman at stock lang naman yung makina nyo,
at naka-design naman talaga to sa stock, siguro mahirap sirain to, yung part na to. Pero yun nga, pag nasira, lagi ka ngayon magkakaroon ng error sa panel, yung temp, yung pula. Yung iba kasi akala, engine, ano yun, yung oil engine, hindi yun sa oil. Iyon ay masyado nang mataas yung temperature ng coolant mo, ng makina mo, kasi hindi na siya lumalamig. Possibly itong sira. Sa stock yun, ha? Sa stock yun. Yan. So, ganun. Usually, yun lang naman ang magiging problema mo. So, ito yan, ha, mga kawasi. Ito yung ipapalit natin para doon sa stock na thermostat. Bypass ito kung tawagin. Ewan ko kung meron pang ibang tawag dito. Ayan. So, tapos na tayo dito, mga kawasi. Ngayon, ito yung aking recent post. Yung ating electric water pump versus mechanical water pump. Alam nyo kasi mga kawasi, dito muna tayo. Ito kasing mechanical pump. Itong nakikita nyo to na, ewan ko kung kita, sana. Ayan. Ito ay matigas. Mahirap pihitin. Ito yung nakalagay sa camshaft. Ito yung camshaft, may tornilyo na nakahiwang ganyan. Nakaganyan yan. So, pagka umikot yung camshaft, tsaka palang iikot ito. Yung pump na to. Pakita ko sa inyo yung loob. Yes. Yan. So, may gasket siya. Yan. So, ito yung propeller niya. Tingnan nyo, napakahirap iikot. Ibig sabihin, kumukuha to ng buwelo sa camshaft. Usually, ang pwedeng maging problema dito, yung camshaft magka-problema o yung cam bearing natin, doon palagi tayo nagkaka-problema. Kasi ang sikip, oh. Kahit meron siyang bearing, kaya siya masikip kasi yung seal niya na water seal, ito, masyadong mahigpit. Ayan, oh. Yun. Para hindi siya mag-leak. Kasi oras na mag-leak ito, mga kaosi, diretso to sa makin na. So, yung coolant at yung langis maghahalo. Yun. So, kaya ko ngayon naisipan na i-bypass ito para ito na yung magpagana sa flow ng coolant natin. Hindi na itong mechanical. Okay? So, ang gagawin ko rito modification, mga kaosi. Tatanggalin ko itong ganyan. And then, itong mahaba na to, puputulin ko yan. O, pwede kong i-grinder. And then, ito, mga fins, tatanggalin ko lahat yan. Yung fin lang. At ititira ko pa rin itong plastic na to. And then, tsaka ako ulit ibabalik na ganyan. Tapos, i-clip ko lang ulit. And then, isasalpa ko ulit ito. Hindi na ngayon gagana to. Hindi na to iikot dahil tinabas ko na to, yung buong, ayan, ito, yung buo na yan. Tinabas ko na yan. So, pagkatabas na yan, mababypass na ngayon yung ikot nito at ito na ngayon yung magpapagana. Okay, gets ba? So, yun ang purpose ko kung bakit ko to ibabypass para mas makahinga yung camshaft na umikot ng mas free. Kasi ito yung pumipigil sa pag-ikot, eh. Yan. So, ngayon, mas magiging maganda yung flow ng makina natin at yung camshaft, mas maganda yung ikot niya. Hindi napipigilan. So, yan. Tapos na tayo dito. Ngayon, paano kung imo-monitor ito? Dito ngayon papasok itong temperature gauge. Kung gaano na baka init. Kasi wala nito sa Aerox, eh. Tsaka sa NMAX yata walang temperature gauge. Pagka mainit na lang sa, tsaka niya ipapakita na magpupula na yon. So, nandito ngayon yung monitoring ko kung lumalamig ba o umiinit yung aking makina. Yung coolant. Yan. So, gauge lang naman to. Madali lang din naman ikabit to, mga kaosi. So, ang pagkakabit nito, ipapakita ko na lang once na magkaroon tayo ng black na para dire-diretso na yung ating kabit. Okay. So ngayon, bilang panghuli, ito, maglalagay ako ng fan sa radiator para siyempre mas gumanda yung lamig. Kaya lang, ang nakikita ko usually sa nagkakabit ni Roy, meron pang on-off, manual on-off kung paano siya iikot, kung
kung kailan papaikutin na at kung kailan papatayin. So ngayon, nag-decide ako ngayon na gawin itong auto-fan. Mag-on siya in a certain degree, let's say 65, 75, or 85 degrees. Iikot na to kapag ka nasa 65 degrees na or 75 or 85, depende sa switch na bibilin kung ano yung temperature na mag-on siya. Yan. So ito ang binili ko. Yung switch na to, auto na to. Alam ko 65 degrees yata to, pero pwede naman palitan. Pwede kung bumili ng 75, 85 degrees, mag-on na ngayon to. So ito ay nakakabit din sa hose. Yan. Tapos ngayon ito nakakabit dito. Pero hindi ito yung switch. Mag-iiba ako ng switch. Ngayon, kapag ka nagfo-flow dito yung coolant at pag na-sense niya na 65 degrees na, automatic itong fan na ito ay mag-on. Iikot na to. Kapag ka bumaba na sa 65 degrees yung temperature, mag-off na to. Hindi na to gagana. So wala na akong problema, maglalagay pa ako ng on-off switch sa harap or kung kailan ko ba dapat i-on or i-off. Dito natin mababasa kung ano na ba yung temperature niya. Pagka nagsi 65 na at hindi pa gumagana, baka may problema ito. So kailangan ding i-check yon. So ganun lang siya mga kosi. Siguro parang ang hirap intindihin o dahil puro bibig yung ginagamit ko. Walang actual. Pero sa actual to, napakadali lang din naman talagang sundan o gawin. So yun mga kosi, ito ang ating water system. Kung tatanungin nyo ako yung pricing nito, siguro sasabihin ko na lang sa actual na, na pagka ginagawa natin sa actual na. Yun, so ito ang mga upgrade natin, bypass, electric water pump, tapos temperature gauge, tapos itong thermo switch ang tawag dito, para mag-switch itong ating fan. So, fan, yan. Yung huwag kayong kukuha ng fan na bukas to ha, kailangan silyado. Ayos mga kaosi. So yun mga kaosi, ito na tayo sa last portion ng ating 3K subscriber giveaway. So ito ang ipapag-giveaway natin. Yan. Dalawa na torque drive ng Kato Speed with OC Rider. Yan. So limited to sa dalawa. So itong ating grand prize at S-Oil 7 na 10 gear oil at 4 na engine oil. Kung ang motor mo ay di-cambio, meron akong engine oil para doon. At yung motor mo naman ay automatic, meron din akong engine oil para doon. At syempre, 10 gear oil para sa mga automatic yan. Okay, paano ang mechanics? Mga ko, si dapat syempre, nakasubscribe ka sa si Rider. Okay, at naka-like ka sa ating FB page OC Rider, ayan. Naka-like ka rin sa Kate to Speed FB page. Ayan. Naka-like ka din sa S-Oil 7 Philippines. Ayan. So, magpo-post ako sa FB na post, doon nyo ilalagay yung screenshot ninyo na naka-subscribe kayo kay OC Rider. Doon ako bubunot ng name. Nasa description link sa baba yung mga pages na yan. Okay, so yun, maraming salamat sa inyo mga kosi sa pag-subscribe kay OC Rider. So yun mga kosi, hanggang dito na lang. Always ride safe. Peace.